Muli po ay maraming salamat sapagkat kayo ay muli naming kasama. At ngayon po ay talagang official na pwede namin kayong batiin, pwede ko kayong batiin ng Merry Christmas. Sapagkat tayo po ngayon ay nasa kalagitnaan na ng buwan ng Disyembre. At natutuwa po kami sapagkat magbuhat pa noon ng itong ating Solid Rock Ministry na ito ay ating simulan. Hanggang ngayon po ay kasama namin kayo. At muli po ay babatiin namin ang mga pangalang ito, Neneng Rebocas, Jenny Rose Lopez, Marites and Manning Calosa, Sonny Articulo, Mildred Sagusio, Payan Tanay, Melvin Peña, Lemuel Arellano, Jose Norin, Wena Kabadin, Javier Conde, Flor Calosa, Elmer Tolentino, Lester Sison, Salvador Osanastre Jr., Helien Cambe, Egnia Noslog, Morelio Dadong, Mariet Caña, Edwin Ricalde, Dimple Senyas, Josea Rahama, Bong Apelonario. At yung pong mga hindi nagparating ng kanilang pagpapahayag na sila'y nakikinig at sumusubaybay, kayo din po ay aming binabati. At muli rin po nating babanggitin sa ating pagbating ito ang Palau Filipino Adventist Church dyan po sa Palau Island. Kayo po ay aming malugod na binabati sa araw na ito. Ganon din po ang mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga churches sa buong Kabikulan. Kami po ay natutuwa na muli kayong makasama sa araw na ito. At sa ating pong tatalakayin sa 12th serye ng ating pong pag-aaral, ang Deuteronomio sa Bagong Tipan. Bago po natin ito ipagpatuloy, muli pong aanyayahan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo. Minsan pa ay nagpapasalamat na kami po ay patuloy mong pinapatnubayan, kami ginagabayan, pinangungunahan. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na kami makapaglingkod sa iyo at makapaglingkod sa aming kapwa. Amang banal, ngayon pong oras na ito ay muli po naming rerepasuhin ang iyong banal na salita, ang aming mga Sabbath School Lessons. Amang banal, aming pong pakiusap na muli po nawang linisin ng banal na espiritu ang aming puso't isipan at patuloy na kami gabayan pagkaluban ng karunungan at pangunawa na nagbubuhat yan sa iyo sa kaitaasan ng kalangitan upang aming pong makita ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong katangian, ang iyong karakter sa aming mga pag-aaral na ito. Kung magkagayon, ika'y papurihan namin ang tunay na papuri sa espiritu at sa katotohanan. Iyo pong patuloy na pagpalain ang aming mga kapatid, mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-share ng karunungan ito sa kanilang mga kaibigan, mga kapatid. Sana po ang banal ang iyong patuloy na pakikisama at pagpapala ay maranasan ng bawat isa sa amin. Sa pagtatapos ng taong ito, magkaroon kami ng iba yung kalakasan, kalusugan, at higit sa lahat, pananampalataya at pagtatapat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa katiyakan na kami muling iyong pangungunahan sapagkat kami po'y nagpapasakop sa aming Panginoong Jesus. Amen. At muli po sa ating talakayan. Sa ating pong susing talata sa Matthew 4:4, datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang bagong tipan po ay malimit na sumisipi mula sa lumang tipan. Nagpapahayag lamang na ang lumang tipan ay kinasihan ng Diyos at mapagkakatiwala ang pinagmulan ng katotohanan. Si Jesucristo mismo upang ipakilala ang kanyang sarili sa dalawang alagad, sa halip na gumawa ng mga kababalaghan upang patunayang siya'y nabuhay na maguli, ay itinuro lahat ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya magmula kay Moses hanggang sa mga propeta. Ito ay taliwas na itinuturo ng iba na bagong tipan na lamang ang dapat nating sundin. Titingnan natin po ngayon ang ilang pagbanggit ng bagong tipan mula sa aklat ng Deuteronomio. Number one po, papaano sinagot ni Kristo ang panunuksa ni Satanas at saan niya ito sinipi?
Number two, papaano ini-apply ng mga alagad ang turo ng Deuteronomy 10:17-19? Pangatlo, papaano inuunawa ni Pablo ang sinasabi sa Deuteronomy 27:26 at 21:22-23? Pang-apat, papaanong si Kristo ang katuparan ng mga sinabi ng mga propeta, lalo't higit si Moses? At pang-lima, sa liwanag ng atin ng napag-aralan, ano ang mabigat na babala ni Pablo? Tayo po'y magpatuloy. Number one katanungan, papaano sinagot ni Kristo ang panunukso ni Satanas at saan niya ito sinipi? So, titingnan natin yung pagtukso sa kanya, ano ba yung nangyari? So, tingnan natin dyan sa Mateo 4:1-11. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay mag-uutos sa kanya mga anghel ng tungkol sa iyo at aalalayang ka na lang kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muli dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangian ng mga ito at sinabi sa kanya, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 11, pagkatapos nito iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. So, makikita po natin tatlong beses na tinukso ang ating Panginoon ng Diablo. Data po tatlong ulit rin na kanyang sinabi, nasusulat. Napakaliwanag po yan, nasusulat. So, ibig sabihin, talagang may kinunan si Kristo nung kanyang sagot dito sa kaaway na si Satanas. Titingnan po natin dyan sa Deuteronomy 8:3. Anong sabi riyan? Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kaniya at pinakain kaniya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So, dito po pala kinuha ng ating Panginoon yung kanyang isinagot kay Satanas. Galing sa Deuteronomy 8:3. Kanyang ipinahayag na susulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, itong aklat ng Deuteronomy ay salitang hindi buhat kay Moses kung hindi buhat sa Diyos. At kung yan po ay buhat sa Diyos, dapat nating panangnan, dapat nating panghawakan, dapat nating panampalatayanan. Hindi po maaari na babaliwalain natin ang lumang tipan, ang tinatawag ng iba na lumang tipan o itong lalo't higit itong mga aklat ng kautusan sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Maliwanag po yan. Tingnan mo pa dyan sa Deuteronomy 6:16. Ano pa sabi? Huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng pagsubok niyo sa Kanya sa masa. Yan. So yung sabi ng Panginoon, huwag mong susubukin, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon, nagmula pa rin pala dito sa aklat ng Deuteronomy. Kaya nakikita po ninyo, no? Napakahalaga na ang aklat na sinulat ni Moses, bagamat ito'y napakatagal na, kinakailangang pag-aralan pa natin sapagkat narito yung mga pangsagot sa Diablo. Alam po ninyo, ang Diablo, maraming mga dadalahin sa ating turo at aral at ipagagawa sa atin na labag sa kautusan ng Diyos. Kaya mahalaga po na pag-aralan talaga natin ang
lumang tipan, lalo't higit ang mga kautusan sapagkat ito ay salitang mula sa Diyos. Ganon din sa Kapitulo 6, talatang 13. Ano ang sabi diyan? Matakot ka sa Panginoon mong Diyos at maglingkod ka sa Kanya at ikaw ay susumpa sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Yan. So yung sagot ng Panginoon sa pangatlong tukso ni Satanas, sinasabi niya na wala kang ibang sasambahin kung hindi ang Panginoong Diyos. Ngayon kasi napakaraming sinasamba, maraming dasalan, dinadalanginan. Makinig po kayo sa radyo, sa telebisyon, yung mga panalangin tungkol sa COVID, ha? Panalangin tungkol sa mga politika. Makita po ninyo kung sino-sinong pangalan ang tinatawagan. Subalit ang banal na kasulatan, maliwanag ang sinasabi, sa Diyos ka lamang sasamba. Sa Kanya ka lamang hihingi ng tulong sapagkat siya lamang ang tanging makapangyarihan sa lahat. Kaya napakahalaga po yan, ha? Ito ay ating susundin. Sa pangalawa nating katanungan, paano ini-apply ng mga alagad ang turo ng Deuteronomy 10:17 to 19. Sige, basahin mo at titingnan natin kung paano yan na sinagot ng mga alagad. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang nakakakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo at iniibig ang mga nakikipamayan na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo'y naging mga dayuhan din sa lupain ng Ehipto. Yan. Ngayon, titingnan naman natin paano yan ginamit ng mga alagad. Titingnan natin dito sa Gawa 10:34. Ano ang sinasabi dyan? Sabi po, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Yan. So makita po ninyo, binanggit doon sa Deuteronomy na ang Diyos walang kinikilingan. Ginamit na naman ni Pedro. Kaya napakahalaga nito na talagang yung lumang tipan na tinatawag nating luma, bagamat tinatawag nating luma, iyan ay applicable sa kapanahunan natin. Tingnan pa natin dyan sa Roma 2:11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So makita po ninyo ano, pareho. Huwag magtatangi ng mga tao. Hindi lang yan. Makikita pa po natin dito sa Galatia 2:6. Ano ang sinasabi riyan? Sapagkat napakahalaga nito na makikita natin na lahat ng mga itinuturo ng mga alagad hindi nagbubuhat sa kanilang sarili kung hindi nagbubuhat sa kapahayagan ng Diyos noong pangunang kapanahonan. Sige, pakibasa mo. Galatia 2:6, ang sabi po, subalit mula sa mga wari, mga kinikilalang pinuno, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng anuman sa akin. So, makita po ninyo, paulit-ulit. Marami po yung mga talata na siguro hindi natin mababasa lahat ngayon sapagkat magiging napakahaba. Subalit, yan po ay maliwanag na yung huwag magtatangi ng mga tao, yan po ay isinulat noon pa sa Deuteronomy at paulit-ulit yan na itinuturo ni San Pablo, itinuturo ni Pedro sapagkat ito ay napakahalaga at ito ay tunay at ito ay nagbuhat sa Diyos, hindi buhat kay Moises, buhat yan sa Diyos. At kung yan ay totoo noong panahon ni Moises, totoo yan ngayon sapagkat ang katotohanan mananatiling katotohanan. Hindi po mababago ang katotohanan. Kapag kaya na ay nagbago, ibig sabihin, hindi yan katotohanan. Ano po? Maaring paniniwalan, nung una ay yan ang katotohanan, subalit pag nagbago, ay hindi yan katotohanan. Kagaya po ng mga aklat ng mga sa medisina. Marami silang sinasabi noon na maganda, mabuti, pero pagkatapos ng 5 taon, ay nire-revise. Bakit po? Nasumpungan nila na yung iba, mali na. So, ibig sabihin, hindi yung katotohanan, akala lang katotohanan. Subalit dito po, maliwanag na ang Biblia ay katotohanan talaga sapagkat kailanman hindi nagbabago.
Kaya kung ito ay pinasusunod ng Diyos noong unang panahon sa panahon ng mga Israelita, nangangahulugan, kailangan din nating sundin ngayon sapagkat yan ay katotohanan. Ano po? So, napakaliwanag. Okay po. At ngayon po naman sa pangatlo nating tanong. Paano inuunawa ni Pablo ang sinasabi sa Deuteronomy 27, 26 at patuloy? Sige, pakibasa mo uli. Deuteronomy 27, 26. Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautusan ito upang gawin at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Tingnan mo pa sa 21, 22 kung ano ang sinasabi. Deuteronomy 21, 22. Ay ganito, kung ang isang lalaki ay magkakasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya ipatayin, at siya ay ibinitin mo sa isang punong kahoy. 23, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding yun sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinibigay sa inyong Panginoon mong Diyos bilang pamana. Ayan, titingnan nga ngayon natin paano yan ini-apply ni Pablo. Galacia 3:1 hanggang 14. At titingnan po natin mabuti ha kung ano yung kahalagahan ng kautusan ng ating Panginoon sa puntong ito. Okay, Galatians 3:1-14, ito pong sinasabi, O hangal ng mga taga-Galacia, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Kristo Jesus na ipinako sa krus. Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y natatapos kayo sa laman? Inyo bang naranasan ang maraming bagay ng walang kabuluhan? Kung tunay nga na ito'y walang kabuluhan. Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Kung paanong si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran, kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man, naaaring ganap ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. 14, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag po na sinasabi, sumpain ang lahat ng hindi tumatupad sa lahat ng sinasabi ng kautusan. So, dahilan sa tayo ay hindi tumupad sa lahat ng sinasabi ng kautusan, tayo ay sinumpa. Datapwat, dahilan sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang tinubos mula sa sumpa na kanyang tinanggap yung sumpa na para sa atin ay sa kanya malagay. Kaya nung siya ay ipako sa cross, doon sa kahoy na cross, ang wika, sumpain. Sapagkat ang sinumang ibinitin sa punong kahoy ay sinumpa. Kaya ang atin pong Panginoon, sinumpa. Bakit? Dahilan hindi natin tinutupad lahat ng mga kautusan ng Diyos.
Mga minamahal, napakaliwanag po na ang sumpa dumarating sa atin dahilan sa hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Bakit hindi sinusunod? Sapagkat walang pananampalataya. Ano? Mahirap sumunod kapag ka wala kang pananampalataya. Kaya kagaya kay Abraham, kinakailangan nating manampalataya. At kapag ka ikay nanampalataya, ikaw ay susunod. Mapapansin po ninyo, si Abraham, nung sabihin ng Panginoon, lumabas ka mula sa iyong bayan, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, nanampalataya si Abraham. At binilang yon sa kanya na katuwiran. At siya ay sumunod. Nung sabihin ng Panginoon, kinakailangang tuliin, nagpatuli si Abraham sapagkat siya ay sumasampalataya. So makikita po ninyo, ang pananampalataya, napakahalaga. Sapagkat yan ang magdadala sa iyo para ikaw ay sumunod. At ang pangalawang kahalagahan ng pananampalataya, kahit ikay nagkamali, ang wika riyan, inaari kang ganap ng Panginoon. Pero kakaiba yung nagkakamali sa talagang minamali. Patatanda po natin, magkaiba yung nagkakamali at yung talagang sinasadyang maging mali. Kinakailangan manampalataya tayo, kinakailangan nating sumunod. Sapagkat sumpa ang hindi sumunod. At sa kadahilanan yon, si Kristo namatay doon sa krus para yung sumpa na para sa iyo, para sa akin, ay mapasa kanya at tayo ay mailigtas niya. Kaya napakahalaga po niyan. At tatandaan po natin yung kautusan, ang sabi riyan, yan ay para sa ating mabuting buhay. Sa talatang 12, nabasa po natin na ito ay para sa ating pamumuhay, mabuting buhay. Hindi para tayo ay ariing ganap. Sapagkat ariin tayong ganap ng Panginoon sa pananampalataya. Bakit kinakailangan ariing ganap? Dahil hindi naman po talaga tayo ganap. Pero tayo nananampalataya, sumusunod ayon sa ating kakayanan. At ngayon po naman sa ating pang-apat na katanungan, paanong si Kristo ang katuparan ng mga sinabi ng mga propeta, lalo't higit si Moses? Yan. Tingnan mo dyan sa Deuteronomio 18:15 hanggang at 19, ano ang sinasabi? Palilitawin ng Panginoon ang Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, huwag mong muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinasabi nila. Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita na sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iutos sa kanya. At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon. Yan. So titingnan natin paano ito natupad sa ating Panginoon. Tingnan natin dyan sa Gawa, Kapitulo 3, talatang 22. Ano ang sinasabi sa mga gawa? Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan niyo siya sa lahat ng bagay na sasabihin niya sa inyo. Sinabi ni Moses na pipili. At dito sa gawa ay pinapakilala na si Jesucristo yung binabanggit doon sa sulat ni Moises. Tingnan pa natin sa Kapitulo 7, talatang 37. Ano ang sinasabi? Ang sabi naman po sa 37, ito ang Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, pipili para sa inyong Diyos ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid, gaya ng pagpili niya sa akin. Yan. So, maliwanag po ano, na ang Panginoon, ang Diyos, pipili muli ng isa pa na kagaya kay Moses. At kapag pinag-aralan nating mabuti ang sinasabi dito sa aklat ng mga gawa, si Jesucristo ang tinutukoy na pinili ng Diyos na mangunang kagaya ng pangunguna
ni Moses. Kaya kung paano si Moses ay sinunod ng mga Israelita, marapat na susundin po natin ang ating Panginoon sapagkat siya yung ihinula sa lumang tipan na siya ang magiging sugo ng ating Panginoon. Kaya nung si Kristo ay mabuhay na maguli, ay kanyang binuksan sa kanyang dalawang alagad na nakasabay patungong Emmaus yung banal na kasulatan magmula kay Moses hanggang sa mga propeta sapagkat siya ang katuparan ng mga sinasabi doon sa tinatawag nating lumang tipan. Ibig sabihin, hindi po natin lubusang makikilala ang ating Panginoong si Jesucristo kung hindi natin pag-aaralan yung lumang tipan. Sapagkat mula pa roon sa panahon ni Moses, ipinakikilala na ang ating Panginoon. Otherwise, ang mauunawaan lang natin ay kalahati ng katotohanan, yung sinasabing half-truth. At ang half-truth is never the truth. Kaya mahalaga po na pag-aaralan po natin ang buong banal na kasulatan magmula kay Moses hanggang sa kapanahunan ng mga alagad para makilala nating lubusan ang ating Panginoon at malaman natin ang lubusang kalooban ng Diyos. At sana po naging maliwanag ito sa atin. Ano po at sa panghuli po nating katanungan sa topic na ito? Sa liwanag ng ating napag-aralan, ano ang mabigat na babala ni Pablo? Yan, titingnan natin dyan sa Hebreo 10:28-31. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuon ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat kilala natin ang nagsabi akin ang paghihiganti, ako ang gaganti at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So maliwanag po, ang magpawalang bisa sa kautusan, mamamatay. Maliwanag po yan. Subalit, ang sinasabi, lalo't higit ang magpawalang bisa sa dugo ng ating Panginoon na nabuhos doon sa Kalbaryo alang-alang sa atin. So, ibig sabihin po, kapwa mahalaga yung kautusan. Kapag ka hindi mo sinunod, ikaw ay susumpain, ikaw ay mamamatay. Sapagkat ang Diyos maghuhukom, ang sabi riyan. At lalo naman, kapag ka binaliwala natin yung kaloob ng Diyos, yung kamatayan ni Kristo para sa atin upang tayo ay tubusin sa mga kasalanan. Tatandaan po natin, tayo'y mga makasalanan. Bakit? Hindi natin nasunod ang kautusan ng Diyos. Kaya tayo ay tinubos. Ngayong tayo'y tinubos na, kakalimutan ba muli natin ang kautusan ng Diyos? Ibig sabihin, binabaliwala natin yung kamatayan ni Kristo para sa atin. Kaya napakahalaga na yan ay ating pakasusundin. Tingnan mo dyan, Mami, sa 1 Korinto 6:19-20. Dito po ay hinahayag yung pagpabaliwala sa kamatayan ni Kristo para sa atin. Papaano natin yan nababaliwala o pinawawalang halaga? Sapagkat ang wika riyan, mas mahigpit na kaparusahan ang ibibigay sa nagbabaliwala sa dugo na tumubos sa atin. So, 1 Korinto 6:19-20. Pakibasa. Ang sabi po dito, o hindi ba nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't lulalhatiin ninyo ang inyong katawan. Lulalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, makita po ninyo, kapag ka itong ating katawan, hindi natin inalaga ang mabuti. Tayo ay kumain, ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin, sapagkat yan ay karumaldumal. Yung sinabi ng Panginoon, huwag mong iinumin at iyong ininom. Yung ating katawan, nasisira. Ang sabi ng Panginoon, binabaliwala mo yung dugo ni Kristo na nabuhos para sa iyo, para ikay tubusin
sa kamatayan. Kaya mga minamahal, napakahalaga po talaga na tayo ay susunod sa lahat ng kautosan ng Diyos. Hindi lang yung sampung utos. Kapag kaminsan nililimitahan natin ang ating sarili sa sampung utos, dapat lahat ng kautosan ng Diyos, lalo't higit yung mga kautosan patungkol sa ating kalusugan, sapagkat tayo ay templo ng banal na Espiritu. At hindi lang templo, tayo ay binili, tayo ay tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo. At maliwanag po siya sabi, ang magbaliwala sa dugo ni Kristo, dubling parusa ang kanyang tatanggapin. At ngayon po mga minamahal, tayo po ay nagtatapos na sa ating topic ngayon. At ating pong iiwanan ito sa inyo, mga kaisipang ito. Ang lumang tipan ang ginamit ni Kristo sa paglaban sa mga tukso ni Satanas. Kaya't ito'y marapat lang na gamitin natin. Number two, ang Diyos ay Diyos ng lahat. Kaya't wala tayong dapat na pagtatangi, dapat lahat ay pantay-pantay. Pangtatlo, tayo ay inaaring ganap sa pananampalataya, kaya't mahalagang mamuhay na nagpapakaganap sapagkat tayo ay itinuturing na ganap. Pang-apat, si Kristo ang ipinangakong tagapagligtas at guro na dapat nating panampalatayanan at sundin. At panglima po, marapat nating sundin ang lahat ng kautusan, subalit huwag kaligtaan na tayo'y naliligtas sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. So mga minamahal, sana po ay naging maliwanag muli sa atin ang ating pag-aaral ngayon. At huwag po nating kaligtaan na patuloy po nating i-like, i-share sa ating mga kaibigan. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat iyong inayag sa amin ang buong katotohanan, hindi lamang ang kalahati nito. At tulungan nawa kami, Ama Banal, na patuloy na maging tapat sa lahat ng iyong mga kalooban. Na aming pag-aralang mabuti ang iyong banal na salita magmula sa pagpapahayag mo nito kay Moises hanggang sa kay Juan. Amang banal, patuloy nawa na ang biyaya ng kalangitan ay makamtan ang bawat isa sa amin. Pagkalubang kami ng kalusugan at ng kalakasan, tulungan kami nga maging maingat na tunay sa aming mga ginagawa patungkol sa aming mga katawan. Yayamang ito ay templo ng banal na Espiritu. At yayamang kami ay tinubos ng mahal na dugo ng aming Panginoon. O Amang Banal, ang iyo po nawang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya at ikaw po ang patuloy magpala sa bawat isa sa aming mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-share ng araling ito sa kanilang mga kaibigan. Patuloy po silang pagpalain kasama ng kanilang buong pamilya. At madama nawa namin ang iyong presensya sa tuwi-tuwi na at patuloy na kami makagawa na may kagalakan sa iyong banal na gawain. Maging handa kami at marami pa ang aming maihanda para sa pagbabalik ng aming Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal, Merry Merry Christmas! Ang pagpapala ng Panginoon sumaating sama-sama.